like a Hellcat. Nga ng November 1. Alam niyo ba, Ma'am Maritz and Sir Ringo, ang edad ko nun is nasa 20 years old no, nang abroad dahil nga talaga sa punong-puno ng pangarap tayo noon. Siyempre, dahil nag-abroad tayo, mahirap tayo dito sa Pilipinas. No? Kumbaga, ang average natin, sinasabi ko nga minsan, parang hindi tayo nasa gitna, parang mas mababa sa mahirap eh. Naging mekaniko po tayo noon. Talagang binuhos natin yung sipag natin kasi nakapagtapos naman po tayo ng pagiging mekaniko dahil yun ang pinus ng ating ang tatay ko na anak. Sabi sa akin, kumuha ka ng mekaniko dahil hindi ko mawawala ng pera. Nandiyan ang pera. Sabi ko, sige kung yan, kaya kinuha ko. At nakapagtrabaho naman po tayo, 3 taon po yung kinuha ko. Wala lahat eh, dahil punong-puno ng pangarap. That time, wala lahat, walang bahay. Walang pangkabuhayan ba no, ginapang lang tayo ng ating magulang no, dahil yun nga hindi rin naman sila naka-mindset. Nagtrabaho ako bilang mekaniko sa abroad, pero yun nga ganun pa rin hanggang sa salamat din naman ako dahil may tao talaga na nag-guide din sa atin o talagang kasi mataas ang pangarap natin. Ang nakilala ko ngayon itong si Prince Revolution. Okay, dumating ay nakilala ko 2013 ng August. Yan, August ko siya nakilala. Nakilala ko siya sa Kuwait, yung Prince Revolution. Nakilala ko siya. Then umattend ako ng seminar kasi libre naman yung training. Tapos sabi ko parang ano to ah, magandang business to, idagdag ko sa business ko. I-try ko kaya, wala namang mawawala kasi dati naman tayong wala. Uh-huh. 2 weeks akong pabalik-balik, binigay ko bagay, ininvest ko rin time. Pinag-aralan ko siya. Pumupunta ako doon, tinitignan ko sila, inoobserbahan ko sila. Yan na ang ginagawa ko noong panahon noon. Totally sir, sabihin ko sa inyo, hindi ako nag-invest nung nakilala ko siya. Ang talagang pinunta ko doon is magkaroon ako ng another source of income o magkaroon ako ng kita kasi patuloy tayo naghahanap sir sa abroad. Sabi ko nga kay Mrs., meron tayong bagong business, tapos ayaw niya. Ayun niya kasi nga alam niya na kasi sa isang business ako sir pag napasok ko kasi siya pinopokusan ko siya, tinutodo ko kasi sa networking yung una kong business tinodo ko eh, tinodo ko talaga kaya nakuha natin yung pinakatap doon hanggang ngayon, pero nagfocus tayo dito sa Prince Revo pa natin sa maikling panahon sir no. Sabi ko nga natuto tayong humawak ng pera dahil sa turo ng Prince Revolution. Ito yung pinakamaganda sa lahat na lagi nating kinikwento sa ating mga kasamang OFW. Pag pumasok ka sa amin, panalo ka kagad. Una mong matututunan kung paano yung humawak ng pera, no? Hindi man tayo sir nakapag-aral ng mataas ng degree, pero natuto po tayo kasi sa panahon ngayon sir lahat naman napapag-aralan na, 'di ba? Open na po lang. Kasi ako, pag ako na atinan ko, inaaral ko siya ulit, nire-review ko siya hanggang binibigyan ko siya, ina-actionan ko siya kaagad. Kasi sa panahon ngayon, talagang lahat na ng tao open na lahat sa knowledge. Nga lang ang labanan ngayon kung i-action mo na kaagad yung natutunan mo. No, kaya yung mga tinuturo natin, panalo yung nakikinig dito, kung i-action mo kaagad, sigurado hindi ka mauhuli for tomorrow. 'Di ba? Mauunahan mo lahat yung hindi mag-action. Yun nga, yung tanong nyo kanina, sir, sabi ko nga lagi, sa pag-a-abroad, no, nung natutunan ko rito, nag-umpisa lang ako ng August 2013, lagi ko sinasabi sa pag-a-abroad ko, dapat yung pinagpapaguran ko is dapat may napupuntahan. 'Di ba? Minsan kasi ang katanungan natin bilang OFW, saan napupunta yung pera ko? Karon po tayo ng ganyang properties. Ang properties natin na pinakita diyan is ilang properties? 17 properties, no? Ayan, 6 years natin sa dito sa Pizza Revolution kasi natuto tayong humawak ng pera, no? Kaya nga lagi ko sinasabi, malaki man o maliit ang pera mo, dapat marunong kang mag-ipon o marunong kang mag-manage ng pera mo.
yung sinasabing money management. Diyan po natin natutunan kahit na hindi po tayo nakatapos ng ganung kurso, no? Aral tayo ng aral. Nilagay ko yung lahat na kinikita ko sa freedom business po natin, yung ating business na tinuturo na inhikayat natin lahat ng OFW na malaman yung freedom business. Sa akin, sir, talagang sabi ko nga napakalaki talaga ng nabago sa buhay ko, no? Unang-una, dati akong sa financial, sir, igipit na gipit talaga ng panahon. Ngayon po, isa na po tayo sa tumutulong sa ating mga kababayang OFW. No, hindi lang sa pagtutok natin, sa pagbibigay ng idea, kundi pati financial. Sir, sa tinuro ng ating sa freedom business natin, yung ating mga kinuha na properties, napapaupahan po natin ngayon, meron tayong passive income. No? Kasi ang tinuturo nga natin ngayon na hindi dapat tayo tumagal sa abroad, hindi patagalan ngayon sa abroad, dapat pabilisan ang pag-uwi. Ito nga isang tinuturo natin na magkaroon ng business dito sa Pilipinas. Ilan na po yung business ko at may paparating pa ngayon na mga rental business po natin ngayon, sir. No? Kahit pandemic, pero tuloy-tuloy po siya na may passive income. Tapos nga, nagkaroon na rin tayo ng, sir, meron ka rin, alam ko, magkaroon din tayo ng hotel sa Tagaytay. Pero pinagpaguran ko, nakaayos, naka-arrange po lahat, sir, naka-arrange po lahat nandito dito. Ina-aris ko po yung mga pagbabayad ko ng property ko. Sa 9 properties na po ang fully paid ko. Nabayaran ko po siya is ang una kong property kinuha December 2013, yung una kong nakuha. Then, nabayaran ko po yun nung 5 taon lang ko siyang nabayaran yung siyam. Kasi, nung yung kinikita po natin, yung pinakita mo si Ringo na 1.7, yes. Pag may pasok na commission natin, na kumuuna ating freedom business, tinatransfer ko kaagad yan. Kaya marami po tayong, marami tayong ganito. Yung ATM natin sa banko. Na-arrange po natin yan, na-money management natin. Yung iba napapansin ko, no, yung share ko lang, wag nyong pag-aralan nyo, maging matalino tayo rin sa pag-i-invest. Baka naman sa galing ng kaibigan mo, sa pag-force sa'yo, kumuha ka ng sabay-sabay na 3 na same year. Di ba? Dapat, hindi naman kung kumikita ka ng 1 million o kalahating million is okay. Pero tignan natin, maging matalino tayo dyan sa pag-i-invest natin. Kasi yung iba, nagagandahan lang, mura yung monthly, di ba? Mas maganda pag fully paid mo. Magkakaroon ka ng maluwag sa puso mo, sa pagtulog mo. Yun lang yung sinishare ko sa mga kasama natin. Yun nga, 5 years ko po yun nakuha, yung siyam. Baka sa papalarin ng Diyos na may paparating pa tayo dyan na 13 million, baka mabayaran pa natin ng fully paid yung iba natin na natitira. Yeah. Yung nanay ko, kasama ko talagang simulat sa pool, kasama ko yung nanay ko. Habang buhay pa siya, nasa 75 years old siya po siya ngayon, naibibigay ko yung gusto ng nanay ko, no? Na talagang, grabe po, yung talagang biyayang binigay sa atin ng Panginoon, ng Prits Revolution talaga. Like a Hellcat.